Kauturan, nangyari nga kita sa natin ang kitatlo kada last na segment ng ating programa. Ang tingog sa mga tumuluong ang ginadala sa professors of philosophy and religious studies sa University of St. Paul. Malayang kita sa pag-interview doon kay Dr. Aaron Tolosa on Ecumenism and Interreligious Dialogue. Now, although this ato niya na country, Philippines, mas rin ato niya 95% Christian sila. Mag-aaral ng percent mga Muslims and Buddhists and Hindus. Yet, challenge mo na gyapon sa ato na mag-imo sa interfaith or interreligious dialogue, especially sa Mindanao, kasi medyo damo ito ang mga tuturo na ito ng mga Muslim. So ikaw, brother or Dr. Aaron, ano yung experience sa may or ano yung na observahan sa interfaith dialogue? Okay, mayo kita nga pamangkot do pre. Sana guys, kung ilap ako sa theology sa Quezon City, mayara kami ginatawag na part sa amon nga training na magbisita, kapag engage sa interreligious dialogue sa mga Muslims, di halimbawa sa mga Buddhist, okay, sa Sikh religion, kag iban pa nga mga non-Christian religion, so to speak. Now, ang na-experiensyahan ko firsthand is magalumtad gid ang kinatawag na unity kung imo permi ginapaminsar nga ini nga mga tinoga nga parte sa mga non-Christians, well, hindi sila upang sa ginatawag nga damgo naton nga mangin isa kumbaga. Kag i-mention kaliwat, no, magabalik dito sa basic understanding, it is very very important, absolutely necessary to really set aside our biases and look at them as members of the so-called human family, kumbaga. Kag wala natong ginabutang atong kagalingon nga mas superior kami sa imo or mas superior kami sa inyo. Kung aton ina i-set aside, well, ang unity hindi gid malayo nga malabot. So, maski diri sa Bacolod, no, ako gani nakabisita mo sa mga Hindus, no, mga kisana, mga pista-pista na sila, mga those celebration, from time to time, naka-experience ko na, mga amigo ko lang na Hare Krishna, na kay ISKCON na sila, International Society of Krishna Consciousness, si Krishna na Diyos na sa mga Hindus, no? Si Rama, si Vishnu, si Shiva, si Brahma. Sa ako lang ya pag-interact sa sini mga ISKCON, eh. Damo ang balaan ko parte sa Hinduism. No? Kaya masaling kita na study kita sa school. No? Siguro ko tudyo ko man yung araw sa world religions. No? Sa Yung's lang strand sa senior high school mayroon sa world religions. Pero iba kaya matagan mo ko na-expose ka niya sa ina. No? Pwede sa Hinduism niya sa yoga o kung sa Buddhism naman nabi dahil sa may parato sa may Ilocos East o may Borgo Street na may Yuan Tong na da, may Buddhist temple na da kasulod makabilis muna siya ako niya ko teacher niya si Tata istorya man, kaya basa-basa man sa ilang mga libro kaya naging lapag pag ito ako niya tinunan kaya na-appreciate sila kaya na-encounter mo gid ang real ng mga tao nga man eh. So, mas yung kabla madula lang yung biases, no? Yung mga yun sila, o kumayo mo yun sila, no? Chakto. Kaya ito gina-affirm mo ng reality niya, ito, we don't have the monopoly of knowledge, no? Mm-hmm. So, sa paagi, sa pag-dialogue sa iban nga tao, nambal mo na sa iban nga relihiyon, nagalapad ang aton nga horizon or pananawan sa aton kabuhi. Kaya dapat natin patinan niya kung sa itong tagipusoon naghahari ang attitude sa mga ginatawag superiority complex,
So hindi natin gidya makita ang kaayuhan sa iban. Pero kung i-set aside natin, ipabayaan natin bala, i-allow natin, kasi practical nisa ng advice coming from a philosopher named Inbon Husser, kinatawag niya ina nga epoche, no? He borrowed this term from mathematics because in the first place, he was a mathematician. So he firmly believed that it is absolutely necessary to set aside our biases, prejudices, and stereotypes, because by doing so, we'll be able to see the goodness and the riches of the other person. So practically, it's a society na ito. Kung himo na ito, possible gina ang ito, ginadamgo na unity sa society. So applying epoche, or yung bracketing, mas pumbasaan na ito ng Srimad Bhagavatam sa mga Hindu sabi. Or ano yung tawag na Bhagavad Gita, the song of the Lord, very poetic na. Kahit kinamin ikit magbasa sila na di mga kasiling brata, di nang masiling mo sa Hinduism, mabe, siling ka something, no? Di problem ko ito, mabe, nabasa mong ilang scriptures, masiling ka wala. At huwag galing naman nga sila scriptures, eh, no? O masiling kabe, dialogue kabe sa mga Muslim. Pumangkoton ka, tinabasa mo man ang Quran nila, no? O ang Quran, alam si Bana. Di ko masiling ka, wala ko kabasa. Di mo siling mo, no? Nga, nag-go against kadigili sa siling sa ato niya katikisim of the Catholic Church. So, yeah, we must have fraternal knowledge with them. Okay man ang istoryahan na sa ila, no, directly. But at same time, para mag-deepen bagid, we read the scriptures, eh. Tripitaka, Wisin Buddhism, o sa Higran Sahib, sa mga sect, no, si Kisang Loha Torpo niya. So, kinamigit niya, we learn from one another, but at the same time, mga kasaling kati, ano ba yung role ni Jesus Christ, sabi, no? Kikita na nga mga founders niya, masabi, si Buddha, si Krishna, si Muhammad, si ano yung Guru Nanak, si ano yung Sikhism, si Confucius, si Lao Tzu, si Chuang Tzu. Masiling mo lang natin, tanan sila, human beings, matay sila. Pero ang historical nga tao, yung Diyos nga nagpakatao, si Jesus Cristo, nag-resurrect from the dead. So, masiling na ito nga, hindi pa na sila nga daw tinika, labi nga daw superior kay kita. Kasi nga ito nga kay, ang history, as gin-divide nila ang history of the world into BC and AD, kaya si Jesus Cristo nag-resurrect from the dead niya, masing ta. Tiyarigid ang nasiling niya, I am the way, the truth, and the life. Without disregarding, may kamaturan ng iba niya. Well, ang mahambal ko lang dirati, dapat natin patinan from a humble beginning, saan sa isa ka karpentero, pero subong pila ka billions ang tumulo. Yes, ang tumulo o nagapati sa iya nga siya nag-resurrect, okay, nangin tao, nangin ordinaryo, pero ang iya example, naging pakita, nakaayuhan, nag-teaching ni Jesus Christ, amo nag-change the world. So ini yung mga butang hindi dapat i-compromise. Okay, the first place na mention ni Jesus, I am the way, the life, and the truth. So, very straight to the point. So, at the same time, we say these things with respect and with love. Yes. Towards other people. So, why na kita sinagya kay Igo mga panahon, mga katuran? Thank you very much, Dr. Aaron Tolosa, sa grace niya ginatag mo doon niya to be the first guest this sa ito niya bagong programa, Ang Tinog sa Mga Tumulo. Kabay pa nga mag-tune in ka mo kada Domingo this sa ito niya programa, 2 to 3 p.m. Every Sunday, no? Mag-learn, i-apply sa itong kabuhi ang ito na nahibalaan. Salamat sa tanan.